Kami po sa inyo'y nagpupuga. Bumabati kami at gumagala. Dudulutan kayo ng kasiyahan. Mag-enjoy tayo at magkatuwa. Kami po si Tabo at si Timba. Mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hangat. Idol din ang kurang na bakla. Ang kulay ni Tabo ay parang negro. Amoy ng katawan parang kalburo. Ang hugis ng mukha parang kaldero. Pag siya'y umiti parang kabayo. Kami po si Tabo at si Timba. Mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga. Idol din ang gurang na bakla. Tingnan niyo si Timba parang unano. Katawa'y mabilog na parang sako. Ang kanyang katulad nuno sa punso. Ang laki ng mata ay parang kwaro. Kami po si Tabo at si Timba. Mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga. Idol din ng kurang na bakla. Kami po si Tabo at si Timba. Mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga. Idol din ng kurang na bakla. Idol din ng kurang na bakla. Idol din ang kurang na bakla. Okay, mga kaibigan, maligayang bati po sa inyong lahat, lalo sa inyong mga suki, sa inyong lahat na fans ng Tabo at Timba. Sa aming pagsisimula, ay narito muna ang aking kasama. Palakpakan muna natin si Tabo. Thank you, thank you. Oh, isa pa pong malakas na palakpakan pala kay Tabo. Ayan, salamat po. Uy, magsasalita ka na. Kinakilala na kita eh. Ha? Babatiin mo na yung mga tao. Ha? Tabo ito. Kinakilala na ka na. Kinakalang bumati ka na sa kanila. Ah! Ayan! Ha? Tabo! Magsasalita ka na para bumati. Ah, babati! Ayan! Bingi! Sinong babatiin ko? Siyempre yung mga tao. Silang lahat! Silang lahat? Oo! Babatiin. Babatiin. Lahat. Lahat? Babatiin. Matarantado ito. Babatiin mo na nga silang lahat eh! Oo nga, babatiin lahat. Masalita ka na! Hoy! Daan mo na kayo, makaihe! Matarantado ito. Sa dami ng tao yan, paihiin mo rin siya ang tablado. Eh, baka binabalik sa usaw. Ito talaga, puro kakalokohan eh. Ayan. Mga kaibigan, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi sa wikang Tagalog. Uy, pwede Pilipino talaga tayo rito. Sa wikang Ilocano na Imbag, Arabi, kada kayo. Amen. Ba okay yan. Baka may Ilocano rito. Sa wikang Kapampangan, Mayap, Abeng, Ikikongan. Okay, tama yan. Baka may Kapampangan dyan. Sa wikang Bicol, Diyos, Maray, Nabanggi, Sendong, Gabos. Ayos ah, dami Bicolano rito. Sa wikang Bisaya, Mayong, Gabi, Kanyong, Tanan. Tama yan. Dami mong alam, pare.
at sabi kang hapon, minasan, kumbawa. Ay, sandali lang pare. Patiglibang kalibang ba say puro Pilipino tayo rito? Abay, lahat ng salita sa buong mundo pinag-aralan ko. Ibig mo sabihin lahat ng salita sa mundo, alam mo? Oo. Okay, sige, ituloy mo. Sabi kang Aleman, Guten Abend. Guten Abend, tama yan. Sabi kang Arabay, Masael Kair. Masael Kair, okay. Sabi kang Griego, Kanilekta. Kanilekta, okay. Sabi kang Italia, Buonasera Tutti. Buonasera Tutti, dami mong alam. Sabi kang Castilla, Buenas Noches con todos ellos. Okay, si senyor, si senyor. At sabi kang English, Happy Birthday to you. Tarantado. Eh, ganda ka na nga napakalala ko. Eh, ako naman napakalala mo. Ikaw, ipakikilala ko. Siyempre, magandahan mo. O sige, ipakikilala kita. Ayan. Pero kinakailangan, lagi kang sasagot ng ga. Totoo po yun. Bakit? Ano yun? Background? Oo, para moderno. Ipakikilala mo, may background pa? Oo, siyempre. Oo, sige. Ibang dating nun. Okay, paano yan? Ga, totoo po yan. Yan. Okay. Mga kaibigan. Ga, totoo po yan. Ang aking kasama. Ga, totoo po yan. Magandang lalaki. Ga, totoo po yan. Ang tingay may lo. Ga, wala! Tatuwa to. Pupurihin mo ko tapos babagsak mo ko. Ayaw mo nun. Palitan mo na lang. Gawin nating pot. Maganda ba yan? Oo. Okay, sige. Put. Mga kaibigan! Put. Totoo po yan. Ang aking kasama! Put. Totoo po yan. Magandang lalaki! Put. Totoo po yan. Ngunit si Yesu! Put. Hindi! Tarantado to. Eh, totoo naman. Niya mo rito! Nakita kita kanina. Hindi! Parang buko yan. Ulo! Nung isang gabi kami nagtanghal sa San Pablo City, di man po nyo na itatanong itong kasama ko na tuksong manilip. Ayan, totoo. Uy, tarantado ito. Eh, nahuli nung sinisilipan. Sabi sa kanya, tarantado, bastos, manilip, hindi marunong maya. Sabi ko doon sa Ale, Ale, bakit po kayo galit na galit? Sabi sa akin, yung kasama mong yan, manilip. Sabi ko naman sa Ale, Ale, huwag ka magalit. Sapagkat ang lalaking naninilip ay dapat hangaan, dapat igalang. Okay. Sapagkat ang lalaking naninilip ay nagpapakilalang, nalingon sa pinanggalingan. Sabi talaga ito, puro kakalokohan eh. Kami ho kanina, galing kami Batangas, pagdating ho namin doon sa Alabang, yung aming driver ay tumigil doon sa tapat ng tindahan, bibili ng sigarilyo. Kita ko yun. Ay doon siya tumigil doon sa may tapat ng signboard ng no parking. Oo nga, no parking tinigilan niya eh. Nilapitan siya ng pulis. Sabi sa kanya ng pulis, hoy, maman driver, marunong ka bang bumasa? Oh. Sabi ng ating driver, marunong ho. Sabi ng pulis, anong basa dyan sa nakasulat niya ang malaki? Ano sabi? Sabi ng driver, no parking ho. Anong ibig sabihin ng no parking? Oh. Sabi ng driver, bawal pong tumigil. Sabi ng pulis, alam mo palang bawal tumigil dyan, bakit ka dyan tumigil eh, alam mong no parking? Siya nga naman. Sabi ng driver, kagaling ho, tumigil din eh. Ay kami sa Batangas pa nagpreno. Tarantado, ano, walang pala ng preno. Umalis na yung pulis. Mayroon man nagwawalang siga. Lasing din? Oo, sabi ng siga. Labas! Labas ang barako! Mamatapang to. Bawal na lumabas ng barako. Bakit? Eh, siya ang pinakabarako dun eh. Ah, siya ang pinakasiga dun? Nung walang lumabas na barako, ang ginawa nung siga, nagpunta sa restaurant, tulungan kanyang inom. Eh, mami, ano siya, nasa restaurant ni nakarinig siya ng putok. May pumutok? Oo. Lumabas yung siga. Oh. Sabi ng siga, sino? Sinong tarantado nagpaputok? Tapang ano? Nagpaputok pala yung pulis. Ah, pulis? Sabi ng pulis, ako, bakit? Sabi ng siga, ang lakas, bingi ako eh. Tarantado, takot pala siya sa pulis. Tapos yung pulis umalis na uli. Oh. Pagdating uli sa kanto, nakakita uli siya ng lasing. Lasing niya naman? Sabi, hoy, lasing ka. Tara sa presinto. Hmm. Sabi ng lasing, hindi po ako lasing. Aba, mabait naman ito. Ako po yung uuwi na kaya ako'y nandito. Mabait. Sabi ng pulis, alin ang bahay mo? Sabi ng pulis, yan ang tapat na yan, yan ang bahay ko. Mm-hmm. Para maniwala kayong bahay ko, ito ang susi, tingnan nyo. Bubuksan ko ang pinto. Binuksan? Binuksan ang pinto. O, nabuksan naman? Nabuksan naman. Mm-hmm. Sabi ng lasing, kita mo, nabuksan ko ang pinto. Oh. Kita mo yung TV, kita mo yung stereo, oh. Akin yan. Ah, ganun. Para maniwala kang talagang bahay ko, ere ang susi ng aming kwarto. Mm. Binuksan ang kwarto. Binuksan din? Oo. Nabuksan naman? Nabuksan uli. Mm-hmm. Sabi ng lasing sa pulis, kita mo, nabuksan ang kwarto. Kita mo yung kama. Oh. Kama namin mag-asawa yan. Mm-hmm. Kita mo yung babaeng nakahiga. Uh-huh. Asawa ko yan. Oo, kayo. Kita mo yung nakadapa sa kanya. Mm. Ako yun. Ako. Tarantado. Sobrang pagkarising naman yan. Malas ang pulis. Bakit naman? Ay, umalis na uli yung pulis. Oh. Pagdating ng pulis doon sa kanto,
Nakakita naman siya ng maraming tao. Tao naman. Pinagkakaguluhan niya ng kabayo. Kabayo? Oo, yung kabayo yung lalaki. O ngayon? Ay, yung kabayo yung lalaki, galit yung sex organ niya. Ay, yung organ na kabayo? Pumapalo-palo pa sa tiyang ganyan. O ganun talaga pag lalaki ang kabayo. Eh, sabi ng pulis doon sa may-ari ng kabayo, hoy, mamang may-ari ng kabayo. Oh. Ipatago mo yan sa kabayo mong iyan. Mm-hmm. Baka makita ng mga turista, masabi pang pati kabayo dito sa Pilipinas ay bastos. No. So, pag hindi mo ipinatago yung sex organ ng kabayo, ikukulong kita. Oh, ano ginawa? Ang ginawa ng may-ari ng kabayo, lumapit sa kabayo, oh, binulungan ng kabayo. Binulungan? Oo. Ano binulong? Ewan ko, nung mabulungan ng kabayo, biglang umatras na ganyan sa kabayo. Itinagi yung organ niya? Oo. Aba? Sabi ng pulis, nagtaka. Aba, anong ibinulong mo sa kabayo at biglang itinago ang kanya? Oh. Sabi nung may-ari ng kabayo, baka po kayo magalit pag sinabi ko kung ano ibinulong ko sa kabayo. Hmm? Sabi ng pulis, pag hindi mo sinabi ko nung ikinulong mo sa kabayo, ibinulong mo sa kabayo, kita ikukulong. Oh, ngayon? Sabi nung may-ari ng kabayo, sabi ko ho sa kabayo, itago mo yan. Pag hindi mo itinago, yan ay sisipsipin ng pulis. Kumalas naman ang pulis na yan. Eh, hindi ka marunong eh, kahit tayo magtalungan dito. Sa pinag-aralan, hindi ka mananalo sa akin. Okay, pare. Pagdating sa pinag-aralan, wala ka sa akin. Kahit sa English. Champion ako sa English, pare. Oo, oh, magtanong ka. Ha? Magtatanong ko sa'yo. Ikaw magtanong. English. Patutunay ako sa'yo, magaling ako sa English. Anong English sa baboy? Abay, pig. Simple naman, pare. Yung maliit na baboy. Piglet. Ayos, ah. Yung hirap-hirapan mo naman, pare. Eh, anong English sa manok? Chicken. Yung maliit na manok. Chiclet. Chick. Ah. Ay, yung maliit na manok. Chick. Masandali lang. Wala na namang maliit na manok eh. Meron. Chick lang yun eh. Meron. O ikaw, ano yung maliit na manok? Nor. Tarantado ka. Kita mo kasi sa kahon. Tarantado, napunta ka sa Nor. Oy, kahit nga sa pinag-aralan, hindi ko pa nalilimutan yung mga pinag-aralan ko kahit kung gusto mo maglaban tayo, arithmetic. Arithmetic? Oo! Oh! Oy, master ko arithmetic. Magaling ka. Magtanong ka. Tatanungin kita. Oo! Halimbawa, mayroong isang jeep. May isang jeep? Yung jeep, mayroong pasahero. Isang jeep, may pasahero? Ilang pasahero? Limang pasahero. Okay. Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Pagdating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Bumaba ang isa? Nagbibilang ka yata eh. Eh, baka bilisan mo eh. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, lumiko, sumaka isa. Dating sa kanto, lumiko, bumaba ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Dating sa kanto, bumaba ang isa. Dating sa kanto, sumaka ang dalawa. Dating sa kanto, sumaka ang isa. Tarantado talaga ito. Ito ang tanong. Ilang beses lumiko ang jeep? Tarantado ka, ba't binago mo yung tanong? Eh, ganyan ka nang ganyan eh. Pinabayaan mo pa akong mabilang tarantado. Ah, hindi ka malalalo sa akin sapagkat ako'y maraming narating. Halos lahat ng sasakyan na sasakyan ko. Ano? Lahat ng sasakyan na sasakyan mo? Oo. Oh. Talaga? Oo. Oh. Alin mo, nakasakay ka ng aeroplano? Nung magpunta tayo sa Canada, sakay tayo ng aeroplano. Ba natatandaan mo? Oo. Oh. Sa tren, nakasakay ka ng tren? Nung mag-show tayo sa Bicol, sakay tayo ng tren. Ba okay oh. Sa barko? Nakasakay ka ng barko? Nung mag-show tayo sa Iloilo, sakay tayo ng barko. Natatandaan mo, no? Sani ka ba sa barko, pare? Oo. Dating seaman. Seaman? Oo. Eh, kung magtanong ako sa'yo, masasagot mo? Siguradong masasagot ko yan. Tungkol sa barko? Oo. Ilan ang angkla ng barko? Ang angkla ng barko ay dalawa. Dalawa? Isa sa unahan, isa sa hulihan. Batama, dalawa yan. O, halimbawa, inabot ka ng bagyo sa gitna ng dagat, anong gagawin mo riyan? Ihuhulog ko yung unang angkla. Para hindi lumubog? Para hindi lumubog. Ay, kung may dumating isa pang bagyo? Ihuhulog ko yung padalawang angkla. Mm-hmm. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ko yung patatlong angkla. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ko yung paapat na kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog yung palimbagyo. Kung may dumating pang bagyo? Ihuhulog ang paanim na angkla. May tarantado ka para eh. Bakit? Sabi mo dalawa lang angkla ng barko eh. Oo. O, isang kakuha ng mga angkla mo. Ay, isang kakuha na yung bagyo. Filosopo ka. Ang sasakyan! Ako may tatanong sa'yo tungkol sa sasakyan. Okay, master kayo mga sasakyan. Nung ako'y magpunta sa Bicol, nakita ko yung train ipinasok sa barko. Train? Pinasok sa barko? Oo. Tapos yung barko ipinasok sa jeep. Yung barko ipinasok sa jeep? Alin ang malaki doon sa tatlo? Magpambira ito. Yung barko? Hindi. Yung train?
Egypt. Hindi rin. O ba'y puro kay hindi? Nasabi ko ng lahat eh. Ay, ano mas malaki? Ay, di mas malaki ang katangahan mo. Ano ba, Trin at Marco sa Jeff? Wisset! Tanga! Tanong ka ng tanong. Sa wala kang alam, sasasakyan pa rin. Okay, magtanong ka. Ano ang pagkakaiba ng Manila bus kaysa Metro bus? Aba, may pagkakaiba yan. Ang Metro bus, lumalabas yan ng probinsya. Mm-hmm. Ang Manila bus, sa Manila lang yan. Mm-hmm, mali. Ang Manila bus, mas marami pasahero. Magkaiba yan? Mali. Magkaiba na kulay? Mali. Magkaiba na makina? Mali. Puro ka mali. Eh ikaw, anong pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus? Ang pagkakaiba ng Manila bus sa Metro bus, oh. Yung Metro bus pumapasada hanggang probinsya. Tama yan. Yung Manila bus, walang pantay, labas na talaga. Kita mong ultaw. Tarantado to, ibang... Puro kakalokohan, kakayate. Ayan, tapos yung pakinig mo eh. Wala kang sinabi sa akin, basta ako sabihin ko sa iyo. Walang mangyayari sa iyo pagka hindi ka gumaya sa akin. Bakit? Eh, yung asawa ko nga, ang galing. Asawa ko muna naman, asawa mo na naman. Pero ang asawa ko may problema. Ano problema? Yung asawa ko eh, pag nagse-sex kami, laging gusto'y dog style. Ba? Dog style? Oo. Okay ang pari ah! Mag-i-enjoy ka rin! Masarap. Masarap yan. Masarap nga eh, lagi namang gusto'y tabi ng daan. Tarantado ka, dog style talaga, no? Pare, may tatanong ako sa iyo. Ano? Ha? Ano bang English doon sa mabahong hininga? English sa mabahong hininga? Oo. Don't talk to me. Uy! Tarantado to. Ay, ang baho ng hininga mo eh. Wish eh. Amoy uto. Ulo. Dapat sa iyo, ikaw ay gumamit ng Rexona. Tarantado kayo. Rexona sa kalikili yun eh. Alay, ang bunga nga mo'y may anghit eh. Wish eh. Bukod pa sa Rexona, gumamit ka ng tollgate. Ano tollgate? Baka callgate? Tollgate. Baka tollgate? Tollgate. Ay, tollgate eh, sa highway lang yun eh. Ala, eh di para pasagasaan na yung bunga nga at nang maalis ang amoy. Visit na ito. Pwede pa kumanta muna tayo. Ano? Sige. Handugan natin sila ng awitin. Ayan. Huwag kang umihi, huwag kang umihi, kung walang maihian, pagkat marami ang nagagali, pag umihi sa daan. Ladies and gentlemen, ito pong aking awitin ay tungkol sa mga kalalakihan. Uy, para sa ating mga lalaki? Oo, ito ang atin. Okay. Ang lalaki kong umihi, ipit-ipit ng dali, pagkatapos na umihi, pinapagpag ng kaunti. Huwag kang umihi, kung walang maiingat, pagkat marami ang nagagali, pag umihi sa daan. Mga kadalagahan, excuse me. Oy, sa mga kababaihan. Ang dalaga kong umihi, sumisirit pa ng kaunti. Katapos na umihi, kinikilig ng kaunti. Huwag kang umihi, kung walang maiiyak, pagkat marami ang nagagali, pag umihi sa daan. O ano naman yan? Ere naman po sa mga bakla. Hoy, sa mga bakla? Ang bakla kong umihi, kinakalap pa ang tali. Pagkatapos na umihi, ay itinatali uli. Umihi, huwag kang umihi, kung walang maiiyak, pagkat marami ang
sa daan. Oh, para kanino naman yan? Are naman po ay para sa mga tomboy. Ha, tomboy? Oo. Uh-huh. Ang tomboy kong umihi, nakatindig papunwari. Pagkatapos na umihi, tinatampal ng kaunti. Huwag kang umihi, kung walang maihian. Bakit marami ang nagagali pag umihi sa daan. Are naman po'y para sa mga lolo. Ay, lolo? Oo. Mm-hmm. Ang lolo kong umihi, ang patak na ay sabin. Pagkatapos na umihi, inaamoy ang daliri. Huwag kang umihi, kung walang maiyan. Bakit marami ang nagagali pag umihi sa daan. O, para sa ano man yan? Ere po'y para sa mga lola. Ay, sa lola na? Mga lola, excuse me. Uh-huh. Ang lola kong umihi, humuhugak na ng kaunti. Pagkatapos na umihi, ay humuhugak uli. Ganyan eh. Iba't ibang klase ng ihi pala yan. Aba, siyempre, lahat ng tao may kanya-kanyang ganyan. May kanya-kanyang ihi. Kaya kaya kunyanta yung lola, guwanong akin lolo. Bakit ano lola mo? Abay, ganun na rin eh, kung umihinga sa... Ganun na rin? Oo. Ikaw ba'y may alam sa lolo? Oy, naulit. Nabanggit mo yung lolo. Bakit? Marami akong lolo. Maraming lolo? Magkakapatid. Magkakapatid? Ang tatanda na. Matatanda na? Oo. Bakit? Pero, yung isa kong lolo, kahit matanda na, mahigit na 100 taon. 100 taon na? Nagtatrabaho pa. Aba, masipag. Oh, masipag. Nagtatrabaho pa? Nagtatrabaho pa. 100 taon? Oo. Anong trabaho niya? Aba, humihilis siya ng gatas. Humihilis ng gatas sa baka. Aba, humihilis siya ng gatas sa baka? Oo, yan ang trabaho ng lolo ko. Ay, nakakaganong kadami ang kanya nakukuhang gatas sa isang baka. Aba, sa isang baka lang? 2 galong gatas na nakukuha niya. 2 galong gatas na nakukuha sa isang baka ng isang lolo? Sa isang hilisan lang. Ay, konti lang pala. Ano ko, kundi dalawang galon? Luma sa aking lolo. Bakit ano lolo mo? Yung aking lolo, ganun din ang trabaho, 100 taon na rin. Humihilis din ang gatas sa baka. Ganun din ang trabaho? Oo, pareho silang trabaho. Ganun namang karaming gatas na nakukuha? Ba, 1 tabo. Pinagmalaki mo 1 tabo sa akin 2 galon. Abay, turo ang ginagatasan. Oh, buwis yan. Laki yun eh, walang gatas. Sinasabi sa iyo, ang lolo mo walang panalo sa akin. Eh. Walang panalo, eh. Yun nga sa kong lolo, linaw palang mata eh. Malinaw mata? Oo, matanda na rin, mahigit na rin 100 taon. Mahigit 100 taon, malinaw mata? Sobrang linaw ng mata, pare. Ba, bakit? Paano napatunayang malinaw mata? Aba, yung tao, isang kilometro ang layo, kilala pa niya. 1 kilometro ang layo, kilala pa ang tao. Ah, ganun kalinaw ang lolo ko. Ay, malabo na pala ang mata ng lolo mo. Anong malabo? Yung aking lolo, ang malinaw ang mata. Bakit? Eh, yung kalahating kilometro, kita pa niya ang tao, kilala pa niya. Tarantado ka. Pinagmalaki mo, kakalahating kilometro sa aking lolo nga. 1 kilometro layo. Abay, nakapikit yun. Nakapikit. Yung lolo ko talaga magaling. Bakit anong galing? Eh, ikaw ang lolo mo. Puro palpak ang lolo mo. Turo. Yung isang pang lolo. Oo. Oh, ang dami mo naman lolo. May magkakapatid yan eh. Puro 100 taong. Oh! Eh, lolo ko ngayon. Matuling pang tumakbo. Matuling tumakbo? Oo! Oh! Ganon katuling tumakbo? Sa 1 kilometro, 30 minutos natatakbo niya. 30 minutos yung ilang kilometro? 1 kilometro! 30 minutos tinatakbo. Ganon kabilis tumakbo lolo ko? Ay, luma na naman sa lolo ko. Eh, bakit naman? Ay, yung lolo ko, 1 kilometro. 2 oras niyang tinatakbo. Pumbira ka naman, 2 oras. Ay, sa lolo ko nga 1 oras lang takbuhin niya eh. Abay, paluhod yun! Ikaw talaga pinakakalokohan eh. Eh, ikaw eh. Sobra naman. Sinasabi sa iyo, pag ako ang iyong kalam, hindi ka mananalo sa akin yung aking lolo. Oh. Yun ay gumagawa ng itlog. Gumagawa ng itlog? Oo, yung itlog na pula.
Aba, yung panghanap po yung lolo mo? Oo. Oh, oh. Nagagawa na itlog na pula? Oo. Oh, oh. Gano'n bang katagal yung ginagawa itlog na pula? Nung aking lolo? Oo. Oh, 2 minuto. 2 minuto? Ay, pagkala ko dyan, itlog na pula, ginagawa niya 1 buwan bago hanguin dyan eh. 2 minuto lang. Bakit pa? Paano ginagawa na lolo mo? Kinakamot. Tarantado ka, ibang itlog. Ay, ako galing sa ibang bansa eh. Galing sa ibang bansa? Oo. Sa bansa? Doon, sa mga bansang tinarunan ng lolo ko. Ikaw talaga po, nakakalakala. Galing din ako sa Singapore. Galing ka sa Singapore? Oo. Bakit ano namang masasabi mo dyan sa Singapore? Baano ako'y nasa Singapore, pag ako'y nalulungkot, ako'y nanonood ng sine. Ba may sine doon? Mayroong pelikula doon. Anong mga pelikula? Tagalog. Tagalog din? Kung anong meron dito sa Pilipinas, meron din sa Singapore. Ba pareho? May pagkakaiba ng konti. Ano namang pagkakaiba? Pinapalitan nila ang pamagat. Pinapalitan pamagat? Oo. Ano namang pinapalit? Itlog ko. Itlog? Pambihira naman. Uy, halimbawa, pelikula ni Fernando po. 1 bala ka lang. Medyo marahal lang. Paano? Hindi ko maunumaan eh. Halimbawa, pelikula ni Fernando po. 1 bala ka lang. Singapore. Ah. 1 itlog ka lang. Okay ka, pere ko. Okay ka, itlog ko. Bangkay kitang hakbangan. Bangkay kitang itlogan. Hawak ang buhay mo. Hawak mong itlog ko. Paano ang puso ko? Anong itlog? Pitik sa buwan. Pitik sa itlog. Ay, doon ko rin natutunan ng pagtingin sa babae. Anong pagtingin sa babae? Abay yung babae. Makita mo lamang lalapit sa tindahan at bibili ng sigarilyo, alam mo kung may anak na o wala pa. Ha? Sa paano paraan? Sa pagbili ng sigarilyo. Bibili lang ng sigarilyo sa tindahan? Malalaman mo na kung mayroong anak o wala pa? Oo. Ba? O halimbawa yung wala pang anak, paano mo masasabi yan? Yung wala pang anak? Oo. Ganito ang lakad niyan. Halimbawa lalapit sa tindahan? Mm-hmm. Pabiling hope. Hope. Bakit hope? Wala pang singaw. Makatikom, wala pang anak yun. Wala pang anak yun? Oo. O halimbawa, 2 anak. 2 anak? Oo. Oh. Ganito na lakad niyan. Paano? Pabiling Marlboro. Marlboro? Dalawa ng anak noon. Kaya pala. O halimbawa, 3 anak. 3 anak. Oo. Ganito ang lakad niya. Paano? Uy, sobra. Pabiling Laditsa. Laditsa. 3 anak noon. Oo. Pambira naman o. Ay, kung 5 anak. 5 anak. Oo. Nakaw, lunggaang na yan. Anong lunggaang? Paano? Sobra. Pabiling Balintawa. Tado ka. Singapore pala, pagluwang ng bunga nga, pagdami ng anak. Buti pa, kumanta muna tayo. Okay, sige. Oh, sige. Mm. Haharnahin muna natin yung anak ni Aling Angge. Ano? Yung anak ni Aling Angge. Maghaharana tayo? Oo, yung nakita natin kanina. Ay, yung maganda? Oo. Oo. Anak ni Aling Angge. Anak ni Angge yun. Oh. Yung maputi. Maputing maputi. Yung maraming galisang puwit. Oo. Yung maraming galisang, maganda nga siya. Haharnahin natin. Haharnahin natin. Narito yata si Aling Angge. Mm-hmm. Magandang gabi po, Aling Angge! Ayun, no? Allah, kami yung magnanakaw! Hoy! Kung ikaw ay mahimbe sa gitna ay nanggilin. Pagkira ka, paano ba't sinaputo yung harana natin? Ay, nalito ako eh. Ikaw talaga nakakaya kay Aling Angge. Pabalitan na natin yung harana, yung kanta. Yung pangharana? Oo. O sige, maestro. Pagbutihin mo. Oy, kakanta na tayo. Si Aling Angge nakatingin. Medyo tsupuan natin. Hindi, sabay tayo. Oo. Gusto mo rin, yung makasama tayo eh. Kung kami po'y lele mo sandali da Tado, hindi pwede yung kakaya yun eh. Pampalitan na hindi pangharana yun. Hindi pwede yan. Walang pangharana. Sige, sige. Okay. Simbanggal, simbanggal, Isabel, oh, at pa.
nakakalito. Ano yung mga rana natin eh? Kung saan sa pumupunta eh? Eh, paano? Yung tunay ng kanta. O, sige, mabuti pa paringgan natin sa magandang kanta. Ito ang handog sa anak ng Aling Angge. Ayan, o. Oh. Okay, para sa iyong anak, Aling Angge. Ang mahal kong li ay sobra ang kilig, sobra ang hilig niya sa pagpapasexy. At parang artista, kung siya'y umarte, ngunit ang katawan ay tatag ng buni. May panyo siyang butas, may sukulay na bungi, ang binti niyang saka, ang ugat ay nakusli. Ha, harap sa tao, at sa kamingi-tingi, pigasaban, patuloy pa ang labi. Nang kami ay nagsayaw, nang kilitong gano, ang aking sarili, muntik ng himatayin, dahil sa amoy niya, akala mo'y kambing pa. Ang binomba ng rog at asuri. Ang ilong ay sarap sa ibabaw ang butas. Ang maamo niya ng mukha, dapat niya ang lapad. Sa kapal ng galis, laging nagkakalkal. May puli sa bato, may anhang baliktad. Ang ilong ay sarap sa ibabaw ang butas. Ang maamo niya ng mukha, dapat niya ang lapad. Sa kapal ng galis, laging nagkakalkal. May puli sa bato, may anahang balita. At ang kilikili umaalingasa. At bago tayo magpatuloy mga kaibigan, narito muna ang isang patalastas buhat sa ating tagapagtuguyod. Toing! Hello, Dad. Ano yon? May sasabihin ako sa iyo. Bakit may problema? Nagsit na lang ako sa fine art. Bakit? Ayaw ko nang mag-doktor. Sana maintindihan mo. Sino bang may sabing doktor ang kunin mo? Sabi ko'y conductor. Patalastas ako, sinisira mo yung patalastas eh. Patalastas mo sa ating tagapagtuguyod, Toy? Toy? Mga kadalagahan, kayo ba'y sinisipon nilalagnat? Opo. Kung ganun gumamit ng bes. Anong bes? Yung bes, yung malamig-lamig. Yung pinapahit? Oo. Kumuhit ng malalim. Pasakat ng butas ng ilong. Ilong? Butas ng tenga. Butas ng bunganga. Lahat ng butas sa katawan ay pasakan. At kayo na rin magsasabing, wow, very hot, very cold. Eh, ganyan sa radyo eh. Alam mo sa radyo, meron pa mga patalastas na ginagawa dyan. Anong patalastas? Yung mga patalastas. At saka yung mga drama. Sanay ka sa radyo? Oo, oo. Anong nalalaman mo sa radyo? Nagdadrama ako. Nagdadrama ka? Oo. Oy, dramatist na rin ako. Paringgan natin sila ng sampul ng drama. Okay, sige. Talaga marunong ka magdrama. Dramatista nga eh. Mga kaibigan, amin pong inihandog sa inyo ang dulang may pamagat na ang langit-ngit ng papag. Ganda ng pamagat. Itay! Ano yun, anak? Huwag ka munang mamatay, Itay! Anak, alam mo na may sakit ako. Ngunit, Itay, huwag ka munang mamatay sapagkat wala akong kukunan ng pera, wala akong kukunan ng pambayad sa ilaw at sa tubig, Itay. Huwag ka munang mamatay, please, Itay. Alam mo, anak, talagang mamamatay na ako. Huwag muna, Itay! Oras ko na, anak. Naku, Itay, huwag mamamatay muna, na talaga. Huwag ka munang mamatay, anak, Itay. Anak, ma'am. Ay! Tinis ng ulo mo eh. Sabing huwag munang mamatay, namatay ka rin. Puro kakalokohan eh. Eto, alam mo. Yan ay napanood ko nung araw sa pelikula. Saan pelikula? Yung una namin panonood ng aking asawa. Ganon? Oo, naku, yun ang malaking problema. Sa unang pagdadito? Unang panonood namin ng sine. Hindi pa kami nakakapanood ng sine. Oh. Noon lang kami nakapanood ng sine. O, ano nangyari? Nagpunta kami sa sinehan. Oo. Uh-huh. Tumubos kami ng ticket. Okay, yun. Eh, nung may abot ng aking misis yung
tikit doon sa pinto ipinunit ang... Ang tikit? Oo. O ba talagang pupunitin ang takilyera yun? Sabi ng aking asawa sa akin eh, naku Tabo, pinunit eh, anong gagawin natin? Sabi ko, bumili ka uli ng iba. O, ano ginawa mo? Bumili uli ng iba kaming tikit. Oh. Nung iabot uli doon sa pinto, pinunit na naman ang takilyera. O ba talagang pupunitin yun? Sabi ko, iba ibus ng pera natin eh. O, isa pang bilhin ng tiket. O, bumili ka ulit. Kumuha ulit kami ng tiket, iniabot ulit doon sa pinto. O, ngayon? Pinunit na naman ng takalyera. Talaga naman pupunitin pare yun eh. Ay, sabi ko sa aking asawa, ay gagawa nata ng parakit yung makapanood dyan. O. Ay, nung malingat yung nasa pinto, o. Nagtakbuhan kaming paloob. Tumakbo kayo papasok? Oo. Ano nangyari? Pagdating namin sa loob eh, ang eksena doon sa pelikula ay nakaganyan si Fernando po. Si Fernando po? Sabi ni Fernando po eh, magbayad kayo. Pag hindi kayo nagbayad, papatayin ko kayo. No. Ay naku, hindi kami nagtakbuhan palabas. Nagtakbuhan kayo? Oo. Abay po isip. Nung kami magkita, malalim ng gabi. Nagkahiwalay kayo? Nagkahiwalay kami. O ngayon? Nung kami magkita, sabi ng aking asawa, talaga ang galing ni Fernando po. Ano? Oh, bakit? Ay alam na kita, hindi nagbayad. Pagbira kayo, saan kayong mag-asawang tanga eh? Ay, sadya naman eh. Eh, ba'y nasabi mo yung mag-asawang tanga? Oo. Doon sa amin, mayroong mag-anak na tanga. Ah, mayroong mag-anak na tanga? Oo. Paano yan? Sabi nung ama doon sa anak, anak, para kita'y mayroong mapag-aliwan, bumili ka ng radio transistor sa bayan. Oo. Walang kuryente sa kanila eh. Ah, noon. Ay, di yung anak ay umuwi ng bayan, bumili ng radio. Ano ba kanabuhay nila? Magsaka lang. Magsaka lang? Ay, nung makabili ng radyo, isa kayo sa jeep na ganyan, kalong-kalong niya gusto ng patunogin ng radyo. Sa kasabikan? Medyo nahihiyalaan sa mga tao. Naku, o anong nangyari? Pagbabado sa jeep, punta siya sa kanila, binuksan agad ang radyo. Binuksan ng anak? Ang nabuksan sa radyo, dula. Oh. Sabi sa radyo, bitiwan mo ko. Pag hindi mo ko binitiwan, papatayin kita. O, ano ginawa? O, di, tinapon ng radyo. Naku, Pagbating sa kanila, sabi ng amay, ano, nasa na radyo binili mo? Oh. Sabi nung anak ay nakaw, ay meron nung nagsalita sa loob na bitiwan ko raw, pag hindi ko binitiwan, ako'y papatayain. Kinuhang gulo. Sabi na may kita, pupunta natin. Oh. O di magkasama sila, punta doon sa radyo. Uh-huh. Nung malapit na sila sa radyo, tuloy pa rin ang dula sa radyo. Ah, tuloy pa rin? Sabi sa eksena sa radyo, huwag kayong lalapit. Pag kayo lumapit, papatayin ko kayo. Naku! Ano nangyari? Sabi nung uma, kita na anak, ako pala'y karamahan. Pandira ay talaga mag-anak na talaga tayo. Ay, mga tanga eh. Oh. Ikaw ba, alam mo ba kung paano ang tanga? Yung mga tanga, paano mo malalaman tanga ang papasok sa sabungan? Aba? Ay, siyempre, pag pumasok sa sabungan ay yung dalaitik. Ba, oo nga, ano? Tanga yun. May tanga pa sa roon. Meron pa? Ano yun? Yung pumusta sa itik. Hila, ano pa? Meron pa rin? Oo. Ano yun? Yung nagtanong, nanalo ka ang itik? Puro talaga pinag-usapan natin. Ano ganyan eh, sa mga manok ang ginagamit dyan eh. Mga manok? Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng manok? Aba, siyempre, galaga ako ng mga manok sa amin. Kung alam mo lahat ang uri ng manok, anong tawag mo sa lalaking manok? Handang. Ah, yes. Ay, yung babaeng manok. Inihin? Yung mga anak. Sisiw! Ikaw talaga oh. Anong tawag mo sa kanila? Si... Mga manok! Hindi. Mag-anak na manok? Mali. Manokan? Mali. Poultry? Mali. Eh, ikaw, anong tawag mo dyan? Ang tamang tawag dyan, kurr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 r
Puro ka kalokohan. Eh, alam mo, nung ako'y nag-aarali ganyan eh. Nung ako'y nag-aaral, sabi ng aking maestray, class, ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ating sariling katawan. Sariling katawan? Oo. Oh. At gagamit din tayo ng pag-aaral tungkol naman sa pananalita. Sa pananalita? Inyong, sabi sa amin, inyong gamitin ang salitang hamakin sa pangusap. Ganon? Oo. O, ano nangyari? Sabi ng maestra, Pedro, gamitin mo ang salitang hamakin. Uh-huh. Sabi ni Pedro, ang mahirap, huwag hamakin. Ba, tama yan? Sabi ng maestra, good. Uh-huh. Eh, ikaw, Julian, ikaw naman ang sumunod. Oh. Gamitin mo ang salitang hamakin. Sabi ni Julian, pag-ibig, huwag hamakin. Tama rin ba eh? Tapos sabi ng maestra, Tabo, ikaw naman ang gumamit ng salitang hamakin. Ikaw naman? Tumayo ako. Mm. Sabi ko, ma'am, kami po'y tatatlong magkakapatid. Mm-hmm. Ulila na po kami sa ama't ina. Yung pong aking bunsong kapatid, 5 taon. Isang araw po nag-uulan-ulan,
yung aking kapatid ay nagsaing. Oh. Ay tatlo sa lupang isinaing. Sabi ng maestro, ang sabi ko sa iyo, gamitin mo ang salitang hamakin sa pangungusap, huwag kang magkwento. Oh, ano nangyari? Sabi ko, iba, hamakin niyo yun. Tatlong salop ng isinain, kami tatatlong kakain. Hindi na gamitin yung hamakin. Oh, galing. Galing mo talaga, pare. Oh, sabi mo sa akin, magagaling ka sa mga panagalog, mga tanga, pangusap. Eh, siyempre. Ay, ikaw, marunong ka ba? Oh. Oh. Sabi mo sa akin kanina, alam ko, sinasabi ko na sa'yo, di mo maintindihan eh. Sabi ko sa iyo, gamitin ng paya. Ay, yung salitang paya. Oo. Ay, alam ko yan. Alam mo yan? Oo. Oo, lalong alam ko. Ay, ikaw? Ha? Paano mo magagamit ang salitang payak? Payak na pangusap? Oo, payak na pangusap. Nakita kanina, nakita ko ikaw kanina. Naliligaw. Oo. Kita ko ang iyong payak. Ay, kuyo, kuyo butang bayat. Iba yung sinasabi mo. Katawa na tayo. Puro kakalokohan eh. Ha! Mga okay? Kaibigan, narito kami na awitin. Wale, wale, maestro! Kakatatay ng huli-buli. Huli-buli? Oo. O sige. Huli! Go! Para sayaw! Sayaw! Check, check! Sandali, sandali, sandali! 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 Sandira to. I-chempo mo. Tigas-tigasan mo. Titigasan? Oo. Silang buti. Bilisan mo! Bilisan! Sandali na pare! Sambira talaga ito. Huli-buli! Itsempo mo! Huwag mas bilis! Madalang lang. Madalang lang? Oo, gayahin mo ko. Sabi mo matigas eh, na mabilis eh. Oo, hindi. Madalang lang. Malambot lang. Madalang lang. Okay. Sobra ka naman ginagawa mo. Hindi ka ba marunong sumayaw? Sige, alam ko na! Okay! Sibre! Walay! 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 Awiting sarili kong puspo namin. Ito po ay para sa mga mag-iinom. Ako ay nagtanim ng syoktong sa aming silong. Ang tumubo ay lambanok na mulaklak ng ESQ. Naging munga ay tanduway at White Castle ng Maynook. Nahaluan pa ng Red Horse na kagandang taroon. May bunga din ng Eastside at ng alak na imported. Fundador Johnny Walker, Carlos Uno at JMB. At nang ito ay anihin, may serpesa at pinabi. Nahaluan pa ng Red Horse, meron pang Cali at Carlsberg. Anong tuwa nang tumator, may lumabas na pulutan. Kalderetang umuusok, may bulalo
may inihaw. Sigarilyo ay imported dahil sa Len at YSL. Mangininom, tuwang-tuwa, nalangu at nabusog. Ang nainom, tatak libre, sigarilyo'y tatak hinging. Sadyang libre ang inuman kapag tayo'y may handaan. Walang ubos ang inumin, walang ubos ang pulutan. Kapag ika'y walang kontrol sa pag-inom at pagtagay, siguradong malalasing, uuwi kang gumagapang. Asawa mo'y magagaling at hindi ka makakatungig. Asawa mo'y magagaling at hindi ka makakatungig. Pare. Ano yung pare? May tatanong ako sa iyo. Ano naman yung pare? Ikaw ba alam mong lahat ang uri ng hayop? O ba siyempre naman pare, nag-aalaga ako ng mga hayop, agriculturist ako. Talaga? Oo. Eh kung alam mo lahat ang uri ng hayop, anong hayop ang magkabila ulo? Ang hayop, masandali lang pare. Wala namang hayop na magkabila ulo eh. Meron. Wala niyan. Meron. Pambihira ka naman. Eh ikaw pare, ano ang hayop na magkabila ulo? Aba, ang hayop na magkabila ulo, aso. Aso? Oo. Bakit aso? Nagkambitan. Ito, pati aso, pero kakialaman mo. Sinasabi siya, ako magaling sa ganyan tanongan eh. Kung gusto mo ikaw magtanong. O sige, may nalalaman din ako pare. Sige. Mahilig ka ba sa gatas pare? Siyempre naman, para lumusog ang katawan. Maganda sa katawan yung gatas, ano? Oo. Ito ang tanong ko siya pare. Ano yon? Alin ba ang mas masarap? Gatas ng ina o gatas ng baka? Allah, ikaw sarap naman ang gatas ng ina. Bakit mo naman nasabing mas masarap sa ina? Ay maganda ang lalagyan, ang sarap ot-otain. Uulig mo talaga? Oo, alam mo, yung lahat ng parte ng katawan, alam ko eh. Oy, alam ko rin yan, pare. May itatanong ako sa iyo, ha, tungkol sa katawan. Sa parte ng katawan ng tao? Oo. Master ko lang yan. Ano ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao? Punong tinga? Hindi. Leeg? Nako, maraming libag. Kilikili? Nako, may anghit. Singit? Nako, mabaho. Nako, lalong mabahong utot. Oh, hindi na ako tumama sa iyo. Ay, ikaw! Anong parte sa katawan ng tao pinakamalamig? Ang pinakamalamig sa parte ng katawan ng tao ay ngipin. Bakit ngipin? Pag hindi ka nag-toothbrush, nag-yiyilo. Ay, yun ang asawa ko'y ganun eh, puno ng tartar. Ang asawa mo? Alam mo ang asawa ko? O bakit? Nung araw, nung hindi pa siya tumataya sa huwiting, oh. Siya kung kumain eh, kamay. Nakakamay? Oo, sa Batangas ay sakol. Sakol, oo. Oh. Okay. Kamay, ginagamit. Nung malulong sa huwiting, aba, nakakutsara na ngayon. Aba, umasenso, yumaman? Hindi, lugaw na ang kinakain. Alam mo yung aking asawa ay nagalit sa ako ng isang araw, dumating akong lasing ako. Oh. Sabi ng aking asawa, hoy, para matigil ka sa paglalasing, kitang dalaway magpupustahan. Magpupustahan kayo? Sabi kayo, anong pustahan? Lasing ka talaga. Sabi sa akin, kita'y palayuan ang ihi. Pustahan niyo, palayuan ang ihi? Pag ikaw ang wika ay tinalo ko sa palayo ng ihi, titigil ka na sa pag-iinom. Mm. Pag ikaw naman ang nanalo, tuloy na ang pag-iinom mo. Ah, ganun ang kondisyon? Sabi ko sa kanya, mapapalabang ka naman. Siyempre, lalaki ka eh. Sabi ko, sige, palayuan tayo ng ihi. Sinong mauna? Sabi nung aking asaway, ako. Ah, siya nauna? Oo. O ngayon? Abay, wala na palang bante. Ha? Itinasla ang ba? Tumihin ako ang layo ng abot. Sumiritin? Oo. Aba, marunong ano? Sabi ko sa kanya, sisiw. Itong ihi ko, tingnan mo, malayo ito. Jack Palos siya, lalaki ka. Binuksan ko ang zipper. Oh. Hinawakan ko yun sa akin. Uh-huh. Nung mahawakan ko, sabi ng aking asawa, hoy, 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 walang dayaan. Bakit? Nung ako'y umihi, walang hawak. Huwag mong hawakan yan. Ay, umihi ako, ay nako, ay sa binti ko pumatak.
Talo ka. Abay, magaling yung asawa ko eh. Ha? Bakit? Magaling mo ni Garillo. Oh, pinagmalaki mo naman yung asawa mo. Ay, asawa mo ba ni Garillo? Panini Garillo din. Bakit? Talagang bisyo na niya, panini Garillo. Sa nagpapalabas ng usok? Abay, madami siyang pinagpapalabas ng usok. Nagpapalabas sa bibig, sa ilong, sa mata, sa tenga. Lahat to, pinalalabas ng usok. Nakakapagpalabas ng usok sa lahat ng yon? Oo! Ay, luma sa misis ko yan. Bakit? Marunong din magpalabas yung ng usok? Yung misis ko ang magaling magpalabas ng usok ng sigarilyo. Saan nagpapalabas? Nagpapalabas yun ng usok sa puwet. Sa puwet! Tarantado ito ko. Paano naman sabi yan? Abay, nakita ko kahapon ang kanyang pantip puno ng nicotine. Sobra yung asawa mo. Eh, yung kapitbahay ko, oh. Galing Bicol. Galing si Bicol? Ay, nagmamalaki sa akin. Sabi sa akin, inako, pare. Kaya ako'y umuwi na dito sa atin, sa Bicol ay lumindol. Mm. Sa lakas ng lindol, tumbal lahat ang puno ng nyug. Tumbal lahat ang puno. Ay, ganun din sa amin eh. Nung lumindol sa amin, tumbal lahat ang puno ng nyug eh. Ay, sabi ko naman sa kanya, mahina ang lindol sa inyo. Bakit? Doon sa amin, sa Batangas, lumindol. Oh. Pagkatapos ng lindol, ang mga tao mag-aaway-aaway, magpapanapanaga. Bakit naman? Nagkapalit-palit ng lute eh. Oh, sobrang naman lakas ng lindol mo. Sinasabi, hindi mo ako kaya eh. Sasabihin mo kanina, ikaw ay mayaman. Mayaman ang iyong lolo. Abay, siyempre. Mayaman naman lolo ko talaga. Bakit mayaman? Abay, lolo ko eh. Yan eh. Malaki ang bahay eh. Malaki ang bahay? Oo. Ganon kalaki ang bahay? Abay, kita mo yung bahay ng lolo ko? Oo. Oh. Meron swimming pool sa loob. Ah, may swimming pool pa sa loob? Oo! May ano pa, may istasyon ng tren. May istasyon ng tren? Ganyan kalaki ang bahay ng lolo ko. Aday, di kaliit. Ay, yung aking lolo yung bahay. Oh. Pag ikaw ay gumising sa umaga at ikaw ay maliligo, okay, kukuha ka pa ng passport. So, makayabang ng lolo mo. Ay, nun kami sa magpunta kami sa Mindoro. Oh. Ay, sakay kami sa barko. Sakay ka ng barko? Ay, yung barko'y inabot ng malakas na alon. Mm-hmm. Sabi nung kapitan ng barko, kayong lahat ay magsipa na langin at nang huwag lumubog ang ating barko. Tama nga yan, tama. Ay, may kasabay akong nagdasal, matanda, sabi. Oh. San Pedro, San Gregorio, San Vicente, San Rostico, San Tabo, San Guillermo, kayong lahat ay pumarito at kami inyong tulungan. Wala na sa ito tinawag? Sabi nyo yung chick, lentek na at lolubog na, pasahelo, tawag pa! Sabi mo, sabay pa lang yung chick eh. Oh, pero sabi mo yung malawak ang lupa na yun, lolo. Oo, totoo yan. Bakit? Alam mo yung lolo ko, napakayaman yan, lawak ng lupa, ipamamana sa akin. Ganong kalawak? Aba, sa akin lang pamamana ng lolo ko. Oo. 100 hektarya lupa. Para sa akin lang yun. 100 hektarya lupa ipamamana sa iyo? Ganong kayaman ang lolo ko? Ganong kalawak ang lupa na lolo lupa na iyon lolo? Para sa akin yun. Nako, ay kakauntay, makitid yung. Makitid 100 hektarya? Oy, nako, yung akin lolo, yun ang mayaman. Ganong kalapad ang lupa? Ay kita mo ba yung pagitan ng Batangas at Mindoro? Oo. Yun ang pinamamana sa akin. Masandali lang. Bakit? Dagat yung pagitan ng ano, Batangas at Mindoro eh. Ay yung ilalim. Lupa. Yun, ang mamamahin ko. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla. Kami po si Tabo at si Timba, mga pogi kahit matataba. Ang mga matrona sa amin ay hanga, idol din ng kurang na bakla. Idol din ng kurang na bakla. Ay, tulti ng kulang na bakla.